Binigyan ko kayo ng signal sa DPET, Floki, SHIB, SFF, Boson, IMX. Binalaan ko kayo sa Eternals at umalis na sa B2E, bumili ng PFP ni Donald Trump called the bottom of 18K BTC at marami pang iba. Kaya stick around kung gusto niyo pa ng mas marami pang chismis. Kasi ang topic natin ngayon ay CBDC Potential Asset in Cryptocurrencies. Sa video na to ay tatalakayin natin ang exciting at revolutionary topic na bumabago sa mundo ng fiat na meron tayo ngayon, ang CBDC o yung Central Bank Digital Currencies. Kung sa last video ay napag-usapan na natin kung ano ang CBDC at ano ang plano nila, mga kasabwat nilang bangko, at bahagya ko ring ibinigay sa inyo ano itong mga asset na gagamitin nila. Ngayon pag-uusapan na natin kung bakit at paano ito magiging malaking tulong sa CBDC. At sa huling part ng video na to ay i-reveal ko na sa inyo ang top 1 at yung bonus na asset na gagamitin ng CBDC. So simulan na natin sa recap. Ano ang CBDC? Hindi na ako nandito para i-explain yan tulad ng sinabi ko na pag-usapan ko na ang CBDC sa first part ng video and yung mga plano nila and ng mga banks together with the New York Fed and kung ano ang CBDC pilot program na naglalayon na gawing digital ang dollar. Kaya ano pang iniintay nyo? I-check nyo na yung video na yan dito sa may description down below. Ngayon ito ang problema. Na-research natin yung mga problema ng CBDC na tingin kong tunay na kinakaharap nila na ayon sa report mula nung November 15, 2022 release hanggang nitong June of this year. Ngayon, disclaimer muna bago ko banggitin tong mga problema. Itong mga pinapakita ko sa inyo ay hindi ko na i-explain sa inyo dahil alam ko naman na atat na kayong marinig yung explanation ko. Bale, ito yung mga general issues, problems na nakita ko sa CBDC pilot program. At habang ginagawa ko tong research na to ay nahirapan ako at nalaman ko kung saan lahat ay hirap ding intindihin to, kaya most people ay hindi nila mahanap yung mga gems at potential na pwedeng dumugin o dagsain dahil sa gustong i-resolve ng mga tokens at ng mga coins na pwedeng mag 10x to 100x sa next supermoon event ng Bitcoin. At ito na yung mga problemang yon. Mahirap intindihin sa una pero kung tamad ka, don't worry kasi i-explain ko sa inyo itong mga ito at isinummarize ko na sa inyo, so basahin nyo na lang. Siguro i-post nyo na lang mga kaosa yung video para mas makita nyo yung ginawa kong summary per problems na nabanggit ko at nakita ko from all interviews, hearings, reports, news, articles at mga videos na galing sa mga kilalang mga crypto analysts at influencers na nagde-dedicate ng oras nila to shed light sa buong cryptocurrency community. And finally, nandito na tayo sa assets. Ngayon pag-uusapin na natin agad yung mga tokens, coins na pwede makapag-resolve ng mga problema ng CBDC at makapag-ambag ng malaki sa success nila. Unahin na natin agad yung top 5 natin, which is yung Ripple XRP. I mean, napaka-obvious na ng XRP Ripple ay magiging number 1 solution na makaka-resolve ng lahat ng problema or most of it ng problema ng CBDC pilot program. Sabihin na lang natin na ang issue ay financial system and control and privacy concerns. Na-resolve na yon agad ng Ripple XRP sa pamamagitan ng Ripple XRP Ledger at ito ay decentralized to begin with and for some reasons gustong gusto to ni CBDC. Maliban doon, dahil ito ay secure at naseset niya to be private o kaya naman transparent based on the requirements of the financial institutions. Ganun din naman sa issue ng impact on the profitability. Pag meron kang XRP o pag gagamitin ng CBDC ang XRP for liquidity, mababawasan ng mga bangko yung kapital na kailangan nilang i-hold in various currencies. So, ibig sabihin nun, hindi na siya mag-hold ng euro, pounds, yen, etc. Leading to potentially increasing their profitability. At kung pag-uusapan naman yung regulatory challenges naman, ang Ripple ay may magandang performance nitong mga nakaraan sa pakikipagtulungan kung papaano maayos ang problema with the regulators worldwide habang inaatake ito ng SEC. Kung may isang nakapukaw ng aking atensyon, yan yung Ripple XRP ay mas makakatulong sa problema ng CBDC sa paksang technical and adoption challenges. Bakit? Dahil yan sa RippleNet. Yung XRP's global payment network na tinatawag ay iniing
in-include na niya yung higit kumulang na 300 financial institutions across the 40 countries. Hindi ko pa nababanggit yung usaping scale, secure, and efficient technology along with its existing global network of financial institutions. Kung saan, kaya ako nasabi na ang XRP ay magiging isa sa best na solution sa problema na nahanap ng pilot program ng CBDC matagal nang nandito ang XRP. At alam nyong yan ang ginagamit ng mga MoneyGram, Western Union nung unang years ng cryptocurrency. Malaki ang XRP project na nagre-require ng mas maraming time and effort para aralin. Kaya pwedeng mali ako. Gagawin ko yan ng separate video kung gusto nyo, pero smash that like button at i-share mo na tong video na ito. Para naman doon sa ating pang-apat, yan yung Algorand. Hindi ako nandito para explain sa inyo kung ano ang Algorand. Kung gusto nyo, gagawin ko rin to ng separate video para hindi kayo maboring dito. Pero kung ang usapan ay pag-resolve ng problema ng CBDC about threat to the financial system, Algorand na siguro ang may unique na way para i-resolve ang mga problemang ito. Its consensus mechanism ensures na walang isang single entity ang magkakaroon ng control sa buong Algorand. Kaya mas mababawasan yung risk sa system-wide failures na tinatawag. Pwede rin pakinabangan ni CBDC yung solution na ino-offer ni Algo, yan yung mas pinaganda yung magiging kita ng mga bangko gamit yung Algorand's cheaper transaction fees and high throughput. Ito yung meaning ng throughput, papakita ko sa screen. Kung iisipin, lahat naman na halos yun ang gustong gawin. At halos lahat, kaya na yun gawin. Kung saan, yun din na masasabi ko para sa solution naman na inaalok ni Algo pagdating sa usaping regulatory challenges kung saan ang Algo protocol supports compliance with regulatory standards. Walang masyadong fascinating about it, tulad na lang din ng adoption solution nila, which is UI UX user-friendly design. Pero para maging fair para kay Algo, ang Algo ay may feature na makakreate ng mga custom financial products. Yan yung pwede ka makainganyo ng mga institutions to adopt CBDC because of Algo's solution. Pero ang pinaka nag-stand out sa lahat ay yung technical challenges solutions nila at yung control and privacy concerns. Yung usaping technical robustness na meron sila at yung ability nila to balance transparency with privacy ay tamang-tama sa gusto ng CBDC as a whole. Pero syempre, yung actual impact nakadepende doon sa special designs and implementation ng CBDC sa Algorand's platform. At dito ko na rin isisingit yung ating top 3, which is yung Hedera HBAR. Kahit miski ako'y nagulat na yung HBAR ay kayang i-resolve yung problems na nakita dito sa CBDC pilot program. Unlike dun sa other na nabanggit, yung HBAR ay kaparehas na kayang gawin pero mas maganda yung atake nito sa CBDC. Isa dyan yung low transaction fees. Oo, meron yan yung Algo, pero ito pwedeng i-apply sa bank processing transactions at yung transaction nila will cost 0.00001 only. To transact kung saan magiging win-win situation to para sa mga bangko at sa mga people na gagamit ng CBDC banks. Or kahit sabihin natin may kapag-transact ka lang gamit yung HBAR network. At ang HBAR ay kilala sa system nito na easy to use. At hindi lang yun yung kaya nilang i-offer for adoption. Dahil patuloy pa rin ang paghahanap nila ng partnership with various organizations with growing ecosystem. Pero sa tingin ko na technical challenges and regulatory challenges ang kaya nitong i-push sa CBDC success. Dahil na rin sa unique technology and governance model na meron sila, it provides a promising solution na makakapaghawak ito ng high transaction volumes efficiently and makakapag-provide ang HBAR ng framework for regulatory compliance. Isipin mo ang CBDC na kayang i-process yung buong mundo ng sabay-sabay, diba? That will be the perfect solution na hinahanap ng CBDC para sakupin nila ang Earth. Charot lang. At ito na yung ating top 2, yung IOTA or IOTA. Bilang isang distributed ledger technology, ang IOTA, dun pa lang ay may edge na ito to address the several problems or challenges na kinakaharap ng CBDC. Pero paano? Pero singit ko lang, pag pumunta ka dun sa GitHub nila at chinek mo sila, meron silang 224 repositories na maya't maya ina-update. Kahit ganun pa man ang IOTA or ang IOTA, ang pinaka-list na pipiliin pa rin ng CBDC pag pinag-uusapan ang limang problema except dito sa isa. Yan yung usaping regulatory challenges. Pero still, kulang pa rin para sa CBDC ito.
explain ko kung bakit. Kasi kahit na yung IOTA ay nakapagpakita ng magandang commitment to align with regulatory objectives as evidenced by its open letter to the European Commission, European Parliament, and Council of the European Union regarding the Transfer of Funds Regulation, or mas kilala sa TOFR. Wow, English. And lahat, kung hindi man ang nagkakamali, all assets, coins, tokens, projects, etc. na nasa cryptocurrency, the regulatory environment for cryptocurrencies ay nag-e-evolve pa. Pero bakit nga ba ito naging second place? Kasi ang IOTA for me will greatly fix the problem of technical challenges, at yan ay dahil sa aspeto na ino-offer ng IOTA. Yan yung nabanggit kong distributed ledger technology, na kung saan itong tech na to ay dinesign para mag-handle ng high volumes and speed requirements na nire-require ni CBDC. And para sa top 1 natin, yan yung XDC Network. Yung XDC Network bilang isang hybrid blockchain platform ay nakaatas para mag-provide ng streamlined financial services sa mga users nito. Most of the assets claims to resolve yung problema ng impact on bank profitability. At dito makikita nyo na ang XDC Network ay nag-provide ng same strength, pero ito lang din yung kaisa-isang asset na may interoperability offered on top dun sa low transaction fees. And kung kaya itong interoperability na offer nila ay pwedeng maging daan para sa new revenue streams para sa mga banks, such as facilitating cross-border transactions. Ito yung meaning. Pero ngayon, habang ito ay nire-record, ang XDC ay nag-pump to $0.06 o 132% up mula doon sa previous low before nag-cross ito sa 20 moving average pag nasa 1-week time frame ka. Ang XDC also offers a cool solution sa CBDC problem na control and privacy concerns. Kung mababasa mo ang white paper nito, ang XDC ay mas magiging magandang fit para sa problema ni CBDC sa technical challenges and regulatory challenges. Yung unique technical combination of features like scalability, fast transaction times, and yung hybrid nature, kung pagsasama-samain to ay direkto nitong ire-resolve yung dalawang problemang nabanggit, yung technical challenges at regulatory challenges. Dagdag ko na nga rin pala sa regulatory challenges, ito lang ang malinis at may malinaw na confirmation na compliance with ISO 20022. Kung napanood mo yung first part ng video na ito, malalaman mo kung gaano ka-importante itong topic na yan. Agdagdag ko na nga rin pala din dyan, meron ng XDC na ability to automate compliance processes gamit yung smart contracts, at dun palang panalo na si XDC, kaya ito yung naging number 1 versus XRP. At kahit isama mo pa yung mga nabanggit. Ngayon, yun na lahat yun. Nabigay ko na lahat ng top 5, pero dahil nandito ka pa rin at nanonood at nakikinig, bibigyan kita ng bonus. Yan ay kung magla-like ka at magsishare nitong video natin at magko-comment ka below kung anong asset ang sa tingin mong na na-miss out ko na gagamitin ng CBDC gamit tong formula na ginamit natin sa video na to. At ito na yung bonus asset. Para sa akin, overkill to versus sa lahat ng nabanggit kahit pagsamasamahin pa natin sila. At kinaya nitong asset na to ang lahat ng problema maliban sa kakayanan ni XDC to resolve the regulatory, kasi ito lang yung may malinaw na ISO 20022 for now. Itong asset na to ay nandito na since 2018 na may goal para i-connect tong mga blockchains and mga networks on a global scale. Itong project na to ay binilt para maging operating system for distributed ledger technology. Ito yung meaning niyan. And itong asset na to ay gumagamit ng tinatawag na Overledger Network. Ito din yung meaning niyan. Okay, i-reveal ko na. Itong asset na to ay QNT or Quant. Yung Overledger technology nito kayang i-resolve din yung pinagsama-samang problema ng technical challenges and adoption challenges na meron ang CBDC. Itong technology na to ay kaya ring magbigay ng interoperability, scalability, and user-friendly para sa gagawin ng CBDC para sa plano nito for the digital dollar. Yun na yun. Sana nagustuhan nyo, ipopost ko ang English version nito sa Twitter, sa Facebook, at sa TradingView. Pero syempre, chismis lang lahat ng yun. Kailangan mo pa rin aralin, planuhin, at kilusan para ang iyong inaasam ay ating makamtan. At syempre, stay awesome! Goodbye!